What's up guys? Magandang araw ninyo lahat. Welcome again to my channel, Food and Sound TV. So guys, sa araw po nito, magluluto po tayo ng liko. So, tuturo po ni Mrs. sa inyo kung paano po ang at mamamaraan sa pagluto ng liko. So, bago natin umpisahan, huwag niyo pong kalimutan na i-like at subscribe po ang aking channel. So, maghihintay nyo guys. Tara! What's up guys? So guys, ito na po yung mga sangkap na gagamit natin sa pagluluto ng liko. So, kailangan meron po tayong brown sugar, sticky rice, at saka coconut milk po. Simpleng-simple na po ang pagluluto nito. So guys, ito na po yung sasayin na po natin. Ito po yung first step ng pagluluto ng liko. Sasayin po natin yung bigas, yung sticky rice. 5 cup po siya guys. 5 cup na ganito. Tapos 5 cup din po na ng tubig yung ilalagay nyo. Sakto na po, mas maigi po bawasan niyo po ng konti kasi para hindi siya lanta, mas maigi kasi sarap kasi pag hindi siya lanta. Kaya sige guys, lulukuin na muna natin. So guys, ito na po yung lata. So, kailangan na po natin maguluin muna to at magiging medyo brown na siya konti. Saka na po natin ilalagay yung asukal. 10 minutes. So, ito na po siya. Kumukulo na po. Pwede na po natin ilagay yung asukal. Ito palang asukal guys is 1/2 kg lang po yan. Kasi ang ginamit po nating rice din, yung sinayin natin na kanin is 5 cups lang po yun. So, sa yung asukal din po guys, kahit di nyo na yung ubusin na paglagay. Dipindi sa masyadong matamis. Kung gusto nyo kung masyadong matamis, pwede po ilagay nyo lahat. So, ganyan lang po guys. Tayin natin yung maglapot. Tayin natin hanggang lumapot siya. Magiging caramel. Saka po natin ilalagay dun sa kanin. Karamihan na po siya. Kailangan po dahan-dahan nila po natin yung kailangan po ano. So guys, ito po siya. Yan, kumukulo na po guys. Maya-maya po niyan. Pag minto nagkaramihan na po siya, yung malapot na po, pwede na po natin patayin yung apoy. Saka hihintayin na lang po natin luto yung ating sinaing na malagkit. Saka probably siya itatapik sa taas ko. Meron din itong isang pamamaraan na pagluto nito. Pwede rin po na habang ganito siya, ilalagay nyo po yung kanin. Pero yung gagawin po ni Mrs. ngayon is itatapik lang po yung latik. Yung ginagawa nating gata na may sopan. So guys, after 20 minutes, tulad po siya. Kung makikita nyo po, medyo konti po siya kasi may tinabi po kami na latik kanina para po pang topping niya mamaya. Sige. So guys, dahan-dahan po natin ilagay yung balagkit na kanin. Saka guys, pag ganito po, hihinaan nyo lang po yung apoy. Parang mahina lang po siya. Yan guys, sarap yan guys. Ito pang pare sa kape. Okay, ganito na po gagawin natin. Ihahalo lang po natin yung latik. Yung gata na may asukal. Para maghalo po sa madidibate po yung tamis niya sa loob. Mahahalo po. Sabi po natin na latik, yun po ang gagamitin pang topping po sa B.
po natin, gagawin din naman natin dito. So guys, ito na po yung ating kakanin today. Ito na po yung biko. Ngayon guys, ang gagawin po natin is itatoppings po natin yung ginawa po nating latik. So yan, lagay mo na. Ganyan lang po kasimple gumawa ng biko guys. So sana po nagustuhan nyo yung video na ginawa namin ngayon. At least makakakuha po kayo ng konting idea pagluluto ng biko. Simple lang po yun guys. Sarap po nyan guys. Kinabukasan, bilhin nyo pong pare sa kape yan. Sabay use eh. Sigat lang. Pwede nang pwede nang upakan. So, bago ko tapusin yung video, nice po na po ang pasalamat sa lahat po ng nag-comment last time sa chicken curry recipe ko. Shout out na rin po sa lahat ng, so see you on my next vlog. Yun na po, thanks po sa inyong lahat.